So, next vlog natin is itong .asd recovery file ng MS Word. So, pag halimbawa nga biglang nag-malfunction yung file or unexpected exit or minsan nag-shutdown, bilang nag-brown out, bilang nawalan ng ilaw and then hindi ka nakapag-save dun sa ginagawa mo, pwede mo naman daw i-click yung .asd file, then magla-launch yung Microsoft Word and then ma-open yung file na ginagawa mo. Yun eh, kung walang autosave, okay, walang autosave na hindi umabot sa autosave yung currently ginagawa mo. So para mabuksan mo yung file, titingnan mo lang yung .asd. Yung .asd file daw is a recovery file ng MS Word created with the main Word file. So ibig sabihin, pag nag-save ka ng isang Word document, say for instance, yung bago na ngayon, yung .docx, o pag may .docx ka, automatic yon may .asd. So yun lang yung hahanapin mo to recover. So, doon sa may PC, doon sa may PC or may computer, di ba? Doon mo doon makikita. Kasi may nilagay naman siyang step eh. Hahanapin mo yung, kasi usually, may automatic file name yung may file name ka na, di ba? Papapalitan lang yun ng .asd. Ngayon, kung wala, doc1, okay? Usually, pag unexpected yung closure o yung bila nagpa-fluctuate yung ilaw, doc1.asd usually, kasi automatic yon, isi-save, pag hindi mo pa nasi-save yun, o Microsoft Word would automatically save that as doc1. Kasi minsan, pagkaano yung recovered eh. Minsan na lang siguro, pagka wala pang file name yun, lalabas yung recovered. So, usual saving procedure, file then save as, kung ano, para lang ma-save mo siya ulit ng maayos with your desired file name. So, yun lang, yung recovery ng ating mga document files na isang magandang tip. Kasi, ang tendency natin nun, kapag hindi natin na-save or unexpected, usually, uulitin natin lahat yun. Start from the finish, at least kahit papano dito, may marerecover tayo kung gaano mga dami. So, magandang nalaman natin itong .asd na to. Isishare ko yung article kung saan ko ito nabasa. And then, kayo na lang bahalang magano. So, yun lang po.